Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jess, ang inyong kapitbahay dito sa Lancaster, New City. And for today's vlog, ipapakita natin ulit yung dress up, sample dress up ng Thea Townhouse. So kung hindi niyo pa napanood yung Thea turnover natin, please click this link below, above me, yes, para you will be directed sa mismong video natin, okay? So let's go back sa dress up natin na Thea. So nandito na tayo ngayon sa living room ng Thea, as you can see. Ayan. So kanina, kung hindi niyo pa napanood, yung mga walls natin dito ay pintura lang siya. White color lang yung pintura nito. So dito naglagay siya ng mga salamin. Ang purpose kasi ng salamin ay para mas lumawak pa yung parang lumalawak yung area mo, basta ganun yun. So ayan, naglagay siya ng salamin and then naglagay siya ng mga wallpaper niya dyan. So depende ko, marami kasi tayong klase ng wallpaper, so depende ko ano yung style mo. For this house na kasi medyo babae lang kasi yung, I mean, mas nangingibabaw ang pagiging babae ng unit to. Maybe babae yung homeowners dito, di ba? Anyway, so tingnan natin yung ibang part ng Thea Townhouse. So, dito tayo sa unang bedroom. Sa turnover natin, ito actually ay isang room. So dito, ginawa niya entertainment room. So maybe hindi niya kailangan ng maraming rooms. Kaya yung unang room, ginawa niya entertainment room. Dito siya nagbi-video kay maybe or nag-watch ng TV. Depende. Yan. So kapag meron sila mga, may mga bisita sila, this one is bed na din. So na-bend yun doon para pwedeng gawing yung higaan. So sofa bed ang tawag doon. I don't know if it's right, if it's the right term. So, we're moving fast, di ba? Kasi, madali lang si Thea i-modify. Okay, so nandito na tayo ngayon sa kusina. So, ito yung kusina ng Thea Townhouse. Guys, nasabi natin kanina, just in case gusto niyo ng mas malaking Thea Townhouse, hindi yung problema kasi meron tayong open space sa likod na pwede siyang gawing extension ng kusina niyo. But for this house model, ginawa niya lang laundry area to. So, nag-tiles lang siya. So, depende sa inyo yan. And then, ito para ma-maximize natin yung space. Yung sa ilalim ng hagdanan, naglagay siya ng mga cabinets. And also, table. Diba? Nice idea. So, depende. I think, yung dito sa bahay, iilan lang sila. Kaya, maliit lang yung table niya. Or maybe this one is, preparation nila pag nagluloto sila, depende, di ba? So, sa madaling salita, yung space dito sa ilalim ng hagdanan, ginamit niya para ma-maximize niya yung space. Now, let's check our first toilet and bath dito sa baba. So, if gusto niyo tong design, stripe of orange and yellow, ayan, pwede niyo siyang gayahin. Pero sa turnover natin, puti lang po yan na kulay ng tiles. And then, shower. Nagpalit din siya ng rain shower na style. Yan. So, depende sa inyo guys kung ano yung magiging design nyo. Ano yung magiging gusto nyo yung interior design. Okay? So, dito naman sa second floor. Tingnan natin yung second floor. Yung wall dito, covered siya ng mga wallpaper. So, it's super babae. Maraming flowers. Ayan. So, maganda naman siya sa mata. Parang summer na summer yung vibes dito. And then yung stairs niya, pinalitan niya ng kahoy. Okay? At gusto ko din tong ganitong design. Ah. May parang below or round na mga lights. So, yan. And then, meron siyang nilagay dito na frame. So, kung bahay ko to, maglalagay siguro ako dito ng mga mas malaki pang paintings dito. Diba? Okay, so let's show you the second toilet and bath. Kung doon sa baba ay stripe ng orange and white, dito naman is black and white. And meron pang mga design sa mga tiles niya. Okay? And another room. So para sa dalawang bata to.
Kasi dalawa yung bed, so dalawa yung may-ari ng bahay, ng room na to. So, kasya yung ganitong mga bed. Master's bed, ang tawag yung king size, queen size, kasya siya dito. And then look at the ceilings, binago na din. I like the ceiling din. Kasi binago niya yung style. Naglagay siya ng mga LED, yan. And then look at the walls. Naglagay siya ng mga leaves. Kung ako to, maglalagay siguro ako ng mga bula or any stripes ng black and white kasi mahilig ako sa black and white. Yan. So, ito kasi medyo hindi ko alam. Basta yan, yung design nila. Depende. So, naglagay, meron pa din siyang wardrobe dito. So, makita nyo, ang laki-laki ng space ng Thea Townhouse ng mga rooms nila dito. And then finally, dito tayo sa master's bedroom. Okay, so this is our master's bedroom. So meron siyang, pwede pang mas malaki pa nito kasi pa kasi marami pa tayong space. And then, ayan. So kung gusto mo yung ganitong design, pwede natin kapihin yun, kopyahin natin to or i-enhance natin ng konti para hindi magiging mukhang kinopya. Pero yun nga, para lang meron kayong idea kung paano siya binihisan. Okay, so parang nasa hotel lang yung design dito. And then the balcony kung saan nandito sa master's bedroom yung access. Maglagay ka lang kayo ng table and chairs. Perfect na yun para sa balcony nyo. Pwede na kayo mag-coffee every morning, magbasa ng newspaper, makikumusta sa mga kapitbahay natin. So depende yun sa inyo. Basta kapag meron kayong balcony, make sure na meron kayong mga nilalagay dyan like tables and chairs, mga plants, para mas magiging live yung balcony mo. O diba? Magandang idea yan. Alright! So, ito na yung huli natin na part na pupunta, titingnan natin. So thank you very much guys for watching and sana ay nagustuhan nyo yung idea ng dress up natin ng Thea. And for those na gusto makita yung mismong unit, ng dress up natin, lalong-lalo na sa mga may bahay na Natea, you can actually visit our site every day para ma-check niyo, makakuha kayo ng idea kung paano natin siya bibihisan. Di ba? So, again, this is Jess. Thank you very much guys for watching. Please, please, please do not forget to subscribe to this channel. Click that notification bell para you will get notifications every time mag-upload tayo. For inquiries, for questions, for comments, and kung ano pa yan, please do not forget to comment below sa comment section. Meron tayong nilagay po dyan sa baba, sa description box, ng link ng Facebook natin, and then yung contact number just in case gusto nyo ng personal po kayo. I mean, mas mabilis na conversation kasi mas maganda, i-message nyo ako sa Facebook link na nasa description box. Alright, so thank you so much for watching this vlog and have a great day. Goodbye!